Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ang nagbasa po ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverend Father Marlon Vargas SVD, missionary to Spain. So, thank you, Father Marlon. Thank you. Kanina sa Christy, tinatanong ko si Father Marlon. My question was, which part of the human body first decompose, or which part of the human body decomposes first the moment we die? Masyadong morbid yung question, ano? Masyadong morbid. Pero come to think of it, kailangan natin sigurong pagnilayan yung mga bagay na ito. So the question is, ano sa ating katawan ang unang maaagnas kapag tayo ay namatay na? Meron na po bang naka-experience dito? Naalam nyo na po ba yung sagot? Siyempre, wala pa. When the human body dies, it enters a process what we call putrefaction. The process of becoming putrid, pagkabulok, pagkaagnas, pagka-decompose. And almost always, ang unang maaagnas na parte ng ating mga katawan ay ang ating mga utak. In fact, the brain decomposes rapidly in just the span of 24 hours to 2 days. Nag-i-start na siyang mag-decompose. The second is most probably our eyes, ang ating mga mata. The third most probably is our tongue, ang ating mga dila. And then ikaapat most probably is our genitals, the sexual organs. Mga kapatid, ang mga bagay na ito, these parts of the human body which will decompose first, ay yung mga ginagamit natin upang magkasala. The organs that we use in sinning are the first ones to decompose the moment we die. In our gospel for today, Jesus tells us, what causes you to sin, remove it. Kung ang inyong mga mata ay nagdudulot sa inyo na magkasala, tanggalin ninyo. Kung inyong mga kamay naman, putulin ninyo. Di ba? So, it means, of course, it's not literally about removing these body parts, but it is a figurative way of saying, cut the habit that leads us to sin. Putulin yung mga bagay na nagdudulot sa atin na magkasala tayo, yung mga habit. When a habit becomes, habit nga, di ba? Paulit-ulit, it becomes a vice. And when it becomes a vice, it will lead us to sin. Jesus particularly tells us of the sin of lust, of adultery. This is because the sin of lust has been very common during his time, and in fact, our time today, yung tawag ng laman. And he uses this as an imagery to express the sanctity of the institution of marriage. Ang pagtatalik, mga kapatid, ay mas magandang mangyari sa tamang lugar at sa tamang konteksto. And that is in the context of marriage. Ang pagtatalik ay para lamang sa mag-asawa. And with that, Jesus, as we have heard, Jesus has painted his point about sin and transgression. Ito ang kasalanan. Ano ba ang kasalanan? The Greek word for sin is amartia.
amartia, hamartia. No? Yung hamartia is literally the translation that in English is missing the point. Kapag hindi mo natumbok yung point, no? That is sin or amartia in Greek. And this amartia is a style of writing in Greek tragedy, kung mahilig tayong magbasa, no? Kapag sinabi nating amartia in Greek tragedy, ito yung meron tayong hero sa storya, pero the character of the story will fail because of his failures, because of his weakness. Hero siya. Siya yung bida, pero mayroon siyang kahinaan. At yung kahinaan ng yun ay magdudulot sa kanya upang maging failure yung story. For example na lang, no? The Macbeth. Macbeth has a flaw or amartia in himself. Ano yung kahinaan ni Macbeth? Yung kanyang pagiging ambisyoso. Si Samson, what was his amartia? Yung kanyang pagiging addicted kay Delilah, di ba? Othello, a Shakespearean character. Ano yung kanyang kahinaan? Di ba yung kahinaan niya, yung kanyang mainitin ang ulo, and then yung kanyang galit? Mga kapatid, in our journey, in our lives, we are all our heroes. Tayong lahat ay mga bayani ng ating mga buhay. Pero in order for us to fulfill the story which God has wrote, wherein we ourselves shall become the heroes, kailangan nating tanggalin yung ating mga amartia para yung istorya ng ating mga buhay ay hindi mauwi sa trahedya. But we shall be living the kind of life God has designed for us. In our first reading, klarong-klaro yung point eh. Diba, sinasabi ni Elijah, yung story ni Elijah, narinig niya yung mensahe ng Diyos na darating ang Diyos. So lumabas siya sa kanyang lungga. Nagbagyo, naglindol, malakas ang hangin, pero wala ang mga Diyos dyan because he missed the point. God was not in the wind, God was not in the fire, in the earthquake, but God was there in the voice outside the cave. He missed the point. Amartia. So mga kapatid, sana hindi natin ma-miss yung point ng ating mga buhay. Sana sa ating paglalakbay, magpatuloy tayong maging mga bayani ng ating mga buhay. Heroes of our life. The heroes God wanted us to be. Paano? Linisin natin yung ating mga puso. Amen. Please rise.